na tayo sa Stars on Stars. Honey, this is it. I know. Stars on Stars, alam mo, guys. Alam mo, kinakabahan ako. Kinakabahan ka ba? Hindi. Hindi ba? Actually, kasi na-miss kita. Oh, kaya syempre, di ba, parang excited ako and looking forward talaga. Kasi nga, sobrang busy nitong anak ko eh. Hindi ba? Wala ka nang masyado. Sorry. Puro work. Oo. Tapos busy rin ako, so bira tayo magkita. So, naging way ito, itong Stars on Stars, para magkita tayo ulit! Let's go! Yan. Yeah. Can't live without social media. Wala sa atin yata. Ako ba? Pero pwede rin naman. Kasi doon din naman ako kumikita. Doon ako nagtitinda. So, pinagkukuhaan ko ng pera. Tama din. Pero ikaw hindi. Ako hindi talaga. Mm. Pwede nga akong walang phone ng buong araw pag may mga ginagawa ako. If anything, nga matagal ka mag-reply, 3 days lang. Kasi nawawala yung cellphone mo, tapos di mo hinahanap. The best. Oo, the best. Alam mo na yun, yes, diba? Okay. Mahilig mag-shopping. Ang dali naman. Uy, pero lately, nagsha-shopping ka na rin naman. Pero ako minimal. Ba? Hindi, mas ako. Oo, ikaw oo. Talaga. Okay. Mm-hmm. Madaling ma-in love. Oh my gosh. The best. Ay, naku, nakakainis. At least siya nauna nagturo. Ay, pinapag-alam ko, ituturo ko siya eh. Nakakainis nga, no? Pero hindi na para mautu-utu ako ngayon. Nga. Ako siguro nung bata-bata. Oo. Medyo. Pero hindi ka, pero hindi nakita inabutan ng ganun. Hindi ka madaling ma-in love. Masyado kang powerful para masyado madaling kang mautu. Hindi ako madaling mauto, ganun ba? Oo, okay, hirap ng trick yun. Hirap mag-move on. The best! Parang, mahirap ka ba mag-move on? Parang hindi naman. Hindi ko siya maituro kasi hindi ako sigurado. Parang hindi naman. Ano ka lang? Tahimik ka kasi. Mm-mm. Hindi ka naman masalita. Mahirap ako mag-move on. Hindi lang ako nagsasabi. Hindi ka na nagsasabi. Mm-hmm. Ako mabilis ako mag-move on. Ikaw sobrang bilis mong mag-move on. The best ka. Oo, basta parang never ata ako na. Oo, totoo yan. At saka parang hindi kita makikita kitang malungkot, maximum 2 days. Tapos afternoon, okay ka na. Tapos kain ka ng kain, mama. Oh, yun ang ano, ginagawa sa ano. Gustong maano, ma, ano to, food coma. Perfectionist. Oh my gosh, ikaw yan. Ikaw yan. Yes. Ganun po talaga ang buhay. May kanya-kanya tayo ng ugali. Yes, mm. I'm a perfectionist. Yes. Okay, sino na magtatanong? Anong, ikaw na lang. Ako na. O, sige. Nakakaloka po anak ko. Anyways, okay, okay. Kailan mo na-realize na artista pala ang nanay mo? Medyo matagal. Matagal? Oo, hindi agad. Kahit nakikita kong may nagpapapicture sa'yo. O, kasi nung pinanganak kita, artista na ako, diba? Oo. Pero parang nag-sink in lang talaga siya sa'kin nung high school na ako. Okay. Hindi ko na-feel before that na parang, artista yung mommy ko, ganun. Parang nung na-expose na ako sa co-ed na school, dun lang. Kasi parang pinapaalala din sa akin ng mga kasama ko din sa school. Maybe because it's such a hindi, big at saka, school. Hindi, at saka honey talaga, iniiwalay ko talaga yung private life ko talaga sa pagiging artista ko. Never kita dinadala sa set, never ko siyang sinasama sa mga, never kita sinasama sa mga tapings ko, sa mga shootings ko ng mga movies, ng mga parang cred, yung mga shows ko na variety show before, diba? Kaya siguro hindi mo ano na parang ay artista ang nanay ko. Tapos hindi ka naman din mahilig manood ng TV nung bata ka. Pinaganda mo pa, bawal akong manood ng TV, ma. Pinayagan mo lang ako manood nung high school ako para itago natin ang katotohanan. Hindi naman kasi may school, di ba? Ewan ko sa'yo, mama. Ako na lahat na lang ng mga kaklase ko nanonood na ng TV. Okay. Oh, anyway. Ako so na magtatanong. Ikaw na pala magtatanong. Kung hindi ka naging isang artista, ano kaya ang trabaho mo ngayon? Ay, kung hindi ako naging chef siguro. Kasi I love to cook. Right. Di ba? Right. Alam mo yan, anak. At saka, nung nabuntis ako sa'yo, wala akong alam eh, gawaing bahay, magluto, hindi ko alam yan kasi medyo laking lola kasi ako, diba, kay grandma. So medyo spoiled ng konti, so hindi masyadong marunong sa bahay, ganyan. Pero nung nabuntis ako sa'yo, yun ang unang-una kong pinag-aralan, ang pagluluto, parang ganyan. Tsaka ang galing mo kasi magluto. Oo, pero nung time na yun, nung first time ko nagluto, siguro mga isang buwan na nasusunog ko yung itlog, nasusunog ko na. Talaga ba? Oo, tapos nag-ano pa ako na yung ampalaya with beef, nasunog ko yun.
yung nasunog ko, tapos nag-try ako magsaing. So, ang daming errors, ang daming palpak. Siguro mga isang buwan. Pero after a month, na-realize ko na, ay, okay ako sa mainit na kalat. So, talagang pinag-aralan ko siya. Tapos after nun, talagang mahilig na. Yeah. So, ako na. Yeah. Okay, so growing up, ano yung movie ko na tumatak sa'yo? Ako, mayos ka na. Tumatak sa'yo at pinaka naging paborito mo and why? If ever meron, kung wala naman, okay lang. Okay. Movie? Movie. Alam mo, meron. Talaga ba? Pero yun na rin yung first and last na pinanood ko. Talaga? Doon ko rin nalaman na hindi ko... Don't be mad, ah. Oo, sige. Parang doon ko lang din nalaman na hindi ako komportableng panoorin ka on screen. It was Impactita. Impactita? Eh, horror pa yun. Ako, eh. Na-trauma ako. I think... you didn't know it at that time. Grabe, bata ko pa lang. Parang mga 7 ako. Hindi talaga nga ako nagsasanita. Mm-hmm. Parang... Napanood ko siya kasi gusto kitang mapanood. And you didn't know also na I was watching it naman. Mm-hmm. Tapos pinanood ko lang siya, takas, kasi nga bawal ako manood ng TV. Mm-hmm. Eh gusto kitang mapanood, mm-hmm. Tapos hindi ko nagustuhan yung ginawa sa'yo. Oo. Eh 7 ka, so oo. Parang sobrang bata ko noon. Hindi ko ma-distinguish yung real life sa acting lang. Mm-hmm. So hindi ko na siya, sabi ko, hindi ko na papanoorin yung mami ko. Talaga ba? Oo, kasi parang ayoko nang may nangyayari sa'yo on screen tapos wala akong magawa habang nanonood ng TV. Siyempre you're 7. Oo. Talaga ba? Yun. Pero ang husay mo, siyempre. Salam. Oo naman. Ano ka ba? Ba't hindi mo pa alam na magaling hindi, ka? Hindi. Grabe ka naman. Hindi. Natutuwa lang ako na sinasabi mo. Ano, okay, natatawa go. Lang ako. Pwede naman matawa, anak. So, yung movie yun, diba? Teka, meron ako. Pwede ba akong sumingit pa? Ito, ikaw seryo. Naman, wala nang tanong dyan. Huwag ka nang magtanong pa. Hindi. Hindi gusto ko lang gamutungan kasi movie lang nakalagay dito. Gusto ko rin malaman kung ano? Sa mga teleserye kong ginawa, meron ka bang nagusta? Meron. Ano? Siyempre, dalawa. Hmm. Wait lang, yung Sara ang Munting Prinsesa ba? Movie ba yun? Oh. Movie. Ang movie yun. Gusto mo yun. Yun ang favorito ko. Kasi pambata. Yung Princess Sara. Yes. At saka siyempre, yung pangako sa'yo. What? Teleserye yun. Oh my gosh! Hmm. Bukod sa Tuesday Group, anong grupo sa That's Entertainment yung gusto mo sanang salihan noon at bakit? Sa mga grupo, meron. Talaga? Meron. Okay. Wednesday Group. Kasi yung Wednesday Group, kasi 'di ba Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So kanya-kanyang grupo 'yan. May practice 'yan every week. Okay. Tapos nagpa-perform kami every Saturday. Okay. So, tas may parang competition 'yon. Competition, tas may mananalo at the end. Ang Tuesday group kasi more on singing. Ang Wednesday group kasi more on dancing. Yun yung usually pinapaano nila, yung mga production numbers nila. Ang ano kasi naman Tuesday group, Jano Gibbs, Manilyn Reyne, so mga singers talaga, sina Bing. So yun, lahat naman halos kumakata sa ang Wednesday group, ang gagaling nilang sumayaw. Tapos may mga liftings, ganyan, si Ricky Rivero ang nandoon. So every time na ginagawa nila yung production number, na-amaze ako kasi gusto ko sumayaw. I love to dance eh. Yeah, I can sing, dancing. Pero I really love to dance. Mm. Ano pa yan? Isa sa mga passion ko yan in life. Dancing. Makalinig lang ako ng tugtog. Kahit slow lang yan, sumasayaw talaga. Kahit nagluluto ako, sumayaw. Di ba? Alam mo yan. Mm. So yun, Wednesday group. Okay. Ako na. Given a chance, anong pelikula or teleserye ko ang gusto mong i-remake? At oh bakit? My kala gosh! Kala ko pa na paborito. Hindi. Ano ang gusto mong i-remake sa pelikula at saka teleserye okay, na nagawa? Okay. Siyempre, andun yung pangako sa'yo. Pwede bang dalawa? Tapos, yung susunod na isa pa, gusto ko talaga yung ano. Teka muna, kung i-remake ko yun, anong karakter ang gusto mo doon na i-play? Nakakainis ka, ba't tinanong? Bakit? Ba't tinanong makitanong? Sa totoo lang, wala namang bawal dito sa Stars of Stars. Kasi sa totoo lang, ayoko talaga yung karakter mo! Reiko! Ang sama mo kasi doon! Talaga ba? Ang sama mo doon! Kaya muna, ang sarap-sarap, ang sarap-sarap i-play ang Madam Claudia, no? Hindi kasi, alam mo, sa totoo lang sa pangako sa'yo, feeling ko naman kasi ang ibibigay nila sa akin, syempre, yung role mo, di ba? Pero kasi, feeling ko lang, kung magkaka-brainstorming, parang feeling ko lang may iisip nila. Pero kung kunwari ibibigay na sila sa'yo yung Madam Claudia na role, gagawin mo? Hindi naman, Mama, alam mo yan, hindi naman ako humihindi sa trabaho, basta wag lang mahalay.
Yes. Wag lang mag... Alam naman ng, well, a few siguro alam, pero ako as your mom, alam na alam ko yun na ayaw mo ng mga kissing scenes, ayaw mo ng mga mahalay. Oo. Pero ang galing mo sa dirty linen, aminin mo yan. Ha? Thank you, ibang character yun. Ha? Na, tapos, na ano mo yun, ha? Na... na very successful yon yung ginawa mo. Thank you. May isa pa akong gusto. Gusto ko yung ano talaga, Sarah ang Munting Prinsesa kasi nag-ibang bansa. So, gusto ko ng Scotland. Oo. So, paano kung i-remake? Gusto ko yun kasi mag-ibang bansa kami. Tama. Nag-snow. Okay. At saka ano yun? Winter nung nagpunta kami. Okay. So, kinikilig ako dito sa question ko sa'yo. Ito na dali. Oh, sa lahat ng naging leading man mo, kanino ka pinaka nagka-crush? Alam mo, may sumabit, may sumama. The best. Direct, the best talaga. Ano, kanino ka nagka-crush? Sasagutin mo to, ha? Tapos kanino ka yung pinakakinilig talaga? Gusto ko hiwalay. So, sino yung crush mo? Pero sino yung nagpakilig sa'yo? Na parang, ay, kinilig ako. Ganun, hiniwalay mo pa talaga. Pinahirapan hindi, mo pa ako mag-isip. Kasi hindi naman natin alam. Di ba, hindi naman lahat naman ang parang gusto natin. Bigla tayong kikiligin. Crush lang natin. Crush. Sila, yung crush. Ko. Sabihin ko ba? Sabihin mo na! Ano ko ba? Sabihin mo na! Ang naging crush ko, ano? Si Ariel Rivera. Alam mo yan! Alam ko yan! Kasi nung nakatrabaho pa natin sa... Ina, kasusukama ko kita. Tatay mo siya, anak namin. Alam ko yun! Oh my God! Pero alam din naman ni Ariel, na-crush ko siya. Oo nga. Alam din ni Jelly, ni Gelay. At si Gelay, a very good friend of mine. Ang tawagan namin ay best. So alam naman niya, crush lang naman. Alam ko naman. Wala namang mali siya. Ganun naman lang. Lahat naman tayo nagkaka-crush. Yung kinilig ka. Ikaw si yung crush. Wag na. Sandali, yung kinilig ka. Bago ko sasagutin yung bago ko sasabihin yung crush. Ano mo sino muna din yung crush mo? Naging crush mo. Bakit pwede naging naman 'yun? Crush lang. Oo. Na nakatrabaho mo ah. It's okay. Nakakahiya. Ginoo. Matutuwa ka sila at is crush. Ako pag may nagsabi sa akin crush nila, ako syempre tuwa ako, 'di ba? The best. O, sige na. O, sino? Ito nakakainis. Tinatanong sa akin ng mga ibang tao. Hindi ko sinasabi. Sino? Si ano? Sino? Si Sanjo. Sino? Si Sanjo. Ay! Tama na ako siya sa dirty linen, di ba? OMG. Kamusta kayo? Ito na nga. Nakatrabaho ko na siya sa Banana Split. Crush okay. Na crush ko siya, hindi ako makapagtrabaho ng wasto. Kaya nung tinanggap ko yung dirty linen, sabi ko, I will end my crush today. Kaya ako nagawa si Lala, feeling ko ng maayos-ayos ng kaunti. Talaga kasi ba? Tinanggal ko talaga. Oh, pero na crush parang, lang naman, natatapos din naman talaga yun. Ang problema kasi, nawawala ako sa ulit. Kapag nakikita mo yun. Hindi, yung talagang na... Kasi naman, alam mo, mahilig ako sa moreno ng matangkad. Kaya sabi ko talaga, best, ang gwapo talaga. Talaga ba? Mahilig ka sa moreno at matangkad? Ay, huwag ka nang maganyan. Huwag ka na iba kasi yun. Love naman yun. Kaya nagkaganon. Crush ang pinag-uusapan natin. Kailangan ko talagang alisin. Tapos alam mo kung paano... Eh, nakakainis si mama. Naiiyak ako, tapos naiiyak ako. Umayos ka. Huwag ka nang mag-CR, tatagal tayo dito. Mama, umayos ka. Ako nagtanong. Ikaw, eh, kasi nakakainis eh. Ito na nga, ganito ko nabali yung crush ko. Tinawag ko ng kuya na wala. Ah, talaga? Oo, parang naging kapatid ko na. Cute naman talaga na. Si Sanjo, no? Ano ba? Hindi, pero wala na, tapos na. Pero naisip ko, si Ariel, na. Oh, dark din si Ariel, aminin mo yan. So, pareho tayo ng type. Pero bakit ganun? Mahilig din naman ako sa mga Koreans. Hindi, I mean, alam mo ako na magsasabi anong type mo. Anong wala ng type? Wala kang ano, yung totoo mama, wala ka talagang mga preference sa lalaki. Wala akong preference mahilig eh. Mahilig ka sa powerful. You are talaga attracted ba? To powerful men. Yan yung napansin ko. Kasi parang may mabuti, di ba maganda yun? May morena. Maganda, di ba maganda yun. Maganda may yun, moreno, diba? Oh. Mahilig ka sa ganun. Talaga powerful ba? Men. Oh, so yung kinilig, saan ka na? Hindi ko pala sa... Huwag mo nang sagutin yung kinilig, ibabalik mo rin sa akin. Mag-next question ka na. Naiinis ako sa'yo. Huwag mong binabalik sa akin yung question. Pero na ako, naisip ko kanina ako kinikilig. Huwag ka na, hindi na ako interesado. Idiretso mo na. Tatanungin mo pa sa akin yun. Idiretso mo na. Siyempre, ibabalik sa'yo. Aray, hindi ako makapos salita. Parang naliit-liit na ng boses ko. Huwag na. Itanong mo na. Sige. Ay, puro tawa siya. Kailan mo na-realize na gusto mo pala maging artista? Nung naiwalay ako sa asawa ko, David. Tapos natatawa na lang ako ngayon.
Hindi nga, doon ko lang na-realize talaga. Na gusto mo ulit maging artista? Hindi, kasi ginagawa ko lang talaga dati kasi wala lang akong ibang alam gawin. Yung parang, marami akong alam gawin, I'm sorry. Parang marami akong alam na pwedeng maging means ng money. But for some reason, pag-artista yung pinaka-alam ko na pinaka-malaking amount. Before marrying. Okay. And then, after, yung pagbalik ko last year, dun ko nalaman na gusto ko na. Seryoso ka rin naman noon, pero kumbaga hindi kasing ganito na, di ba, yung nakafocus ka. Hindi siguro pero palaban. Maybe because you're younger then. Pwede tapos din. Ngayon kasi mas nag-mature ka, maybe. Tsaka siguro kaya yung reason mas, ko rin ano? For working now is different. Because before, the reason why I wanted to work is just I just want to buy toys, ganyan. Pero yung reason ko kasi now is I have two kids na. Iba na yung drive talaga. Iba yung drive. At saka yung maturity din eh. Ano yun eh, nangyayari yun. Maski naman din ako nung bata din naman ako, parang wala namang, kunwari yung budget, ganyan, hindi mo pinapansin kasi ang dami mong trabaho and all. So, taken for granted mo siya. Pero pagka once na, you know, natututo ka sa buhay, na-experience mo yung mga things na mga hindi maganda, mas nagkakaroon ng importansya bigla yung mga things na dating taken for granted mo. Ano yun? Siguro it's aging also, it's maturity, it's ano, learning lesson in life. So ako na, ikaw na. Anong masasabi mo na kahit almost 30 years na noong maipalabas ang pelikula mong Sara ang Munting Prinsesa, pero lagi pa rin siyang nagtetrending sa social media? Totoo yan, yung pagbabalat ng patatas, the best. Naaalala mo pa ba yung reaction ng mga tao noong makilala ka nila bilang Miss Minchin? Ano yung experience mo preparing for the role din? Kasi ano naman siya, remake naman siya. So it's a cartoon, animation siya. Okay. So doon ko binase. Actually, acting-wise, medyo dahil napanood ko naman siya okay. Ang talagang hirap ako na hindi ko talaga makalimutan, anak. Yung itsura ni Miss Minchin na mataas yung buhok. Kaya ititiis yung buhok ko, itataas ng ganyang kataas-taas, mag-shoot kami the whole day. Ngayon, eto na. Paggabi na, at kasi ano kami, para kaming lock-in nun eh. Kumbaga, pag mag-shoot kami, kunwari Baguio, dinaya sa Baguio. Ano yun? Kunwari, isang buwan kami sa Baguio or 2 weeks kami sa Baguio. So doon kami natutulog. Pagdating ko sa hotel, hirap akong i-brush. Yung alam mo yung pagod ka na, gusto mo na lang magpahinga. Pero yung buhok mo talaga, hirap ka talagang i-diretso kahit mag-shampoo. Ang hirap talaga. Pero hindi mo naman siya pwedeng, hindi ka pwedeng mag-shower nang hindi talaga siya natanggal yung mga bulbul niya. So talagang yon, nahirapan talaga ako. Pero nag-enjoy ako ng character ko ng Miss Minchin. Kasi ako yung tipo ng artista na I love character roles. Oh, I love contrabida roles. Kasi ang sarap-sarap paglaruan. Right, ang sarap magdamit. Ang sarap, alam mo yun. So, exciting siya. Of course, gusto ko rin naman yung mabait. Pero mas na-challenge ako. Yan yung mga Miss Minchin, Madam Claudia, yung mga ganyan. So, masaya ka na dun sa sagot ko naman. Perfect. I love you. In your opinion, mas nakatulong ba or mas nahirapan ka to make a name for yourself in the industry dahil anak ka ni Jean Garcia? Oo naman. Sino si Jean Garcia? Ah, the best. Ako pala yun. Okay. Ano, super talaga. One of the things that I am really, really grateful for. Iba kasi, Mama, parang iba kapag alam nila na anak ka ni Jean Garcia, hindi na ganun kahirap para sa'yo kumpara dun sa mga artista na nag-audition talaga to get a role, to bag a job, di ba? So yun, thank you, Mama. You're welcome, anak. Thank you too. I'm so proud of you. Umabot ba sa puntong sobrang effective ng portrayal mo as a kontrabida like Claudia Buenavista na may fan na nagbuhos ng galit sa'yo in real life? Meron. Meron ba? Meron. Nasa mall tayo nang gigigil ako kung di lang matanda si nanay. Talaga ba? Tinulak ka sa escalator. Hinawakan lang kita, the best. Hindi ko siya matandaan talaga. Kasi which is natatandaan mo. Pero ako kasi parang wala naman akong matandaan na ano, na naging ano, naging yung kumbaga nasaktan ka or mga harsh words na sinabi, parang ganyan. Kasi ako, pang feeling ko naman, nung time kasi ng pangako, which is year 2000 yan, hanggang mga 2003, ba? 2002, 2003. Matalino na ang audience eh. Parang ganyan. Siguro si nanay, medyo siguro conservative and all, kaya siguro na, siguro kaya hindi ko matandaan kasi hindi ko naman siya yung, siguro hindi naman ako nasaktan talaga or hindi ko naman
Kaya hindi ko siguro maalala, but baka you know, hindi ko naman, but, ano. Eto mama, kasi hindi ko rin talaga, naalala ko si Miss Karen Davila, tinanong ako kung bakit ano, mahal na mahal mo yung parents mo, ba't ang bait mo sa parents mo? Tapos naalala ko yung sagot ko, hindi ko alam, mahal ko lang sila. Ngayon ko, dahil dito sa questions na to, nare-realize ko na, ah, baka kaya ganito ko ingatan yung mommy ko. Sorry, kasi diba hindi naman ako nagsasalita talaga. Tingnan mo kanina, na-open up natin yung sa impact kita. Yung sinabi ko na, oh my gosh, ba't ganyan ginagawa sa mommy ko? First time ko nalaman. Tapos yun. Ito, hindi mo maalala na may ginawa sa'yo yung fan. Tapos ako, naaalala ko, parang mama, growing up talaga, meron ako talaga pala na I will protect my mom. Yung parang I will protect my mom. No one can do this to my mom. Kasi may mga nakikita ko na, kasi mama, hindi ko talaga makakalimutan. Tingnan mo, nakalimutan ko na yung name ni Miss Christine Hermosa dun sa pangako sa'yo. Pero naalala ko bigla kasi nag-recall sa akin, ginantong si Ina makaspak! Ginanun ka niya! Parang nasa escalator tayo. Nasa taas ka. Tapos matanda kasi siya. Tapos parang, inanun mo si Ina makaspak! Ginanun ka lang niya. Tapos parang ang reaction mo lang, ay nanay, sorry po, acting lang po yun. Tapos naalala ko nun, yung tingin ko dun sa matanda. Naalala ko, gusto kong ibalik sa kanya yung kurot. Kaya lang kasi ang tanda na niya. Pero alam mo, totoo, Jenica. Si Jenica, ikaw ang isang anak na napakaswerte kong magulang kasi napakaswerte kong parent. Hindi lang ako, pati si Gigo swerte kasi, and even your brothers and sisters kasi, basta familia mo at kadugo mo, talagang pinoprotektahan mo. Nag-react ka, malaki ang, pag sa sarili mo, hindi ka masyado nag-react. Pero pag sa amin na familia mo, as in, ang laki, ang big reaction siya every time. Tapos, hindi, wala siyang pakialam kung makakapagsalita siya ng hindi maganda or ano. Basta, automatic anak na pinagtatanggol mo kaagad or ikaw ang unang-unang na-hurt when it comes to us, your parents, at saka mga siblings mo. So, sinong artista yung dream mong makaeksena kaso natatakot ka or nai-intimidate ka? Meron ba ever na dream mo na makatrabaho pero parang hindi ko kayang umarte pag or medyo parang nai-intimidate ka na parang ako magaling masyado to kaya pa ya parang ganun. Meron ba? Okay. Kukumartin talaga. Simula na pumasok ako ng ABS-CBN, yun ang talaga yung nasa isip ko. Parang either magiging isa sa mga leading ni Sir Coco or magiging sidekick niya ako. Laging ganun. Sidekick or kapatid or kasi ano. Pag naiisip ko, andun din nag-root yung sobra ko kasi siyang ina-admire as a director talaga. Bago pa maging isang aktor na napakahusay din, di ba? Tapos at the same time kasi sobrang tagal ng programa niya, feeling ko dami ko mabibiling lupain siya rin. Kasi magaling ako mag-ipon, mama. I know, mas magaling ako sa pag-budget sa akin, promise. Pag Coco Martin kasi, hindi, sobrang minimum ang 2 years. Ganun yung feeling ko. Hindi para, hindi ko mabila ng mga ari-arian ng mga honest, diba? Kaya talagang Coco Martin is key talaga. Okay. At syempre, gagalingan mo naman talaga, diba? Ay, gagalingan ko talaga. Sige, go. Was there ever a point in your career na ginusto mong mag-quit sa showbiz? Bakit hindi? At, ayun, yun lang. Naisip mo ba na ayoko na? Feeling ko wala. Nung nagpunta ako ng Japan, I guess. Oo. Kasi diba walang masyadong pare sa pasok. Hindi, no naman. Hindi, no anak, yung bago pa ako pumunta ng Japan, kasi medyo, dumating kasi sa career ko na parang walang masyadong offers, walang mga inquiries, parang ganyan. So I decided, merong inquiries sa Japan na magtrabaho ako doon. Kaya ako lumipad papuntang Japan. So siguro yun yung time na parang, ay mag-quit na lang muna ako sa pag-aartista. Yun siguro yun. Kasi nga medyo humina yung work ko as an actress during that time. Tapos hanggang sa 2.5 years ako na nasa Japan, na tapos umuwi ako every 3 months, di ba? Dahil nandiyan ka nga, mga 2 weeks, ganyan. Pero all in all, parang 2.5 years ako nandoon. Tinawagan ako ng, hindi ko alam kung alam mo to, na birthday ko, naalala ko lang bigla. Okay, go. Na birthday ko, tumawag ang ABS-CBN kasi ino-offer nila sa akin yung role ni Madam Claudia sa Pangako Sa'yo. Kaya ako umuwi
ulit ng Japan. Yeah, tapos nagdag ano kami. Tinanong mo pa ako eh. Yes. Mm. Tapos nag-ano kami, nag-meeting kami ni Miss Rory, ni Direk Rory Quintos at saka ni Miss Malu Santos. Mm-hmm. Tapos in-offer nila sa akin yung role and all. Tapos yun nga sabi nila, huwag ka mag-alala kasi magiging household name ka kasi napakaganda ng character ni Madam Claudia. Mm-hmm. Kailangan mo lang siya talagang ano. Sabi ko, bakit ako, Direk Rory? Hindi, ikaw talaga yung naiisip namin. Ikaw yung, at saka ito, hindi ako nag-audition. Talagang gusto nilang ibigay sa akin. So syempre, sobrang ano naman ako noon, nung time na yon, sobrang grateful ako. So nung natanggap ko siya at nag-decide ako na mag-stay na, yun naman ay dahil naman sa'yo. Yeah. Na, kasi nung una, agam-agam ako, 50-50 ako, well, ay, ano, go back to Japan, o gagawin ko tong pangako. Mm-hmm. Pero ikaw yung susi kung bakit ako nag-decide na to stay and do Madam Claudia. Na tama ang desisyon ko. Pero yung desisyon na yon kaya tama. Kasi yung desisyon na yon dahil sa'yo. Thanks, ma. Yun. Okay. Okay. Ako na. Kung i-rate mo yung naging performance mo sa as Lala Milyado sa Dirty Linen, anong score ang ibibigay mo sa sarili mo? 7. 7 lang? 7. Okay. 7. Oh, at least fair. 7. Oo. Bakit 7? 7 kasi ano, nung ginagawa ko kasi yung Dirty Linen, I didn't have a healthy mindset. I was still going through the process of healing. So may mga eksena na feeling ko mas maayos yung bato pwede ko. Pwede pang ayusin. Kasi may mga eksena kasi sa Dirty Linen man na magpapanic attack ako. Alam ko na mag-anxiety attack ako. So puputulin ko ng konti yung emotion para kasi hindi mag-full blown. Kasi naranasan ko na mag-taping na bigla akong, alam mo na yan, may nahimatay ako sa set. Right. Tapos parang i-ambulance ako. Mm-hmm. Tapos nakahihiya ako sa mga katrabaho ko na aantayin ako kasi ino-oxygen pa ako. Right. Tapos nagagamot pa ako sa heart maintenance ko. Mm-hmm. Parang ayoko kasi maging cause of delay sa trabaho. Right. So kailangan kong pigilan. Tapos minsan may mga moments na tatapusin ko yung eksena. Tapos magtatago ako sa CR kasi doon na ako magpa-panic attack. Mm-hmm. Yun. And sobrang thankful ako kay Christian kasi siya yung umaalalay sa akin. Siya yung maalalay sa'yo. So parang feeling ko lang, kaya 7. Pero natutuwa ako kasi syempre appreciated ng mga tao. Pero ako lang, as an actor, alam ko lang na, ay, Jenica, dapat dito mo binutunto, dapat dito mo binagsakto. Pero ali, ano, gusto ko lang sabihin na kumbaga yun ang pinakamaganda din sa ating mga artista. Alam natin yung mga flaws natin, 'di ba? Hindi yung kasi may mga, well, sabihin natin, totoo naman ito. May mga artista na ang feeling nila ang galing-galing nila talaga. Yung wala nang ibang gagaling sa kanila. Yung ganon, hindi eh. Hindi lahat ng eksena mapaperfect mo. Kasi wala namang perfect talaga sa mundong ito. Kahit anong trabaho, kahit anong tao, kahit na sino pa, or maski yung ginagawa mo, walang perfect eh. So, yun. Natutuwa lang ako yung ina-admit mo na parang may kulang pa kasi. Diba? Yung feeling mo may mas maibibigay ka pa. Or gusto ko rin yung thinking mo palagi na parang ayoko maging cause of delay or ayoko maging cause of pack up dahil nag-anxiety attack ako. So ang dami mong factors na pag nagtatrabaho ka na iniisip na tapos yung emotions mo pa hindi ka pa nag-heal ka pa pero andun pa rin at the back of subconsciously at sub mind mo talaga iniisip mo pa rin na ayaw mong maka-apekto ng ibang tao or ayaw mong ayun, yung cause of delay ka nga, or ano, natutuwa lang ako na meron kang ganong mindset. Na, kasi hindi lahat may ganon. Diba? Yun thank lang. Gusto lang kitang i-praise. Okay. Your half-sister, Ashley, is also making a name for herself. Yeah. On social media. Yes. If ever pumasok din siya sa showbiz, anong ibibigay mong advice sa kanya as her ate? Ha, okay, alam na ni Ashley ito. Tsaka feeling ko, alam mo rin yung sabihin ko, ayoko kasi siya mag-artista. Pero sabihin mo na. Oo. Sabihin mo na, para alam din ang audience how you feel. Alam ni Ashley na ayoko siyang mag-artista. Sobrang precious niya kasi para sa akin. Ay, naku, naiiyak ako. Hindi, sige parang lang. Sa lahat naman ng mga kapatid ko, parang kung pwedeng ako na lang. Parang ako na lang kasi mahirap din talaga itong mundo natin.
Ang hirap din kasing maging artista. Akala nila kasi parang, ay, pag artista, masarap. Ano, hindi nila alam na, ano, hard work talaga siya. Tapos yung oras, diba, yung mahirap talaga. Hindi kasi nila alam yun. Pero, ang sa akin naman kasi, kung di niya mo talaga maging artista, wala namang makakapigil, anak eh. Yung sa akin kasi, parang, masaya-masaya kasi ako kay Ashley. Mo. Running siya for Suma. Yung ganda ng school niya. Gusto ba niya mag-artista? May time siya dati. Na parang nagtatanong siya about PBB, ganyan. Pag-artista, nagtatanong siya about auditions. Pero para sa akin kasi, ang ganda ng tinatahak niya ngayon, very effective naman siya as a vlogger, sa YouTube, na-penetrate naman niya ng mabuti yung mundo na yon. At least yun, di ba? Parang kabado lang ako. Kasi hindi talaga, ang pag-artista, hindi talaga siya para sa isang taong mahina ang puso. Alam mo yan. Right. Parang pwedeng, kaya mong sabihin na hindi ako na-affect sa negative comments, sa bashers, pero di yan. Pero at least as ate, hindi ka naman nagkukulang sa kanya ng advice. Oo naman. Diba? So alam naman din niya yun. Okay, ako na. Papayagan mo rin ba ang kapatid ko na si Kotaro na mag-artista if he wants to enter this industry? I know the answer to this, pero syempre hindi alam ng mga nanonood. Go. Oh, yeah. Of course. Ako naman pagdating sa mga, alam mo rin yan, Jenica, kasi na-experience with sa mama, never. Basta maayos at saka makakabuti din para sa inyo at talagang may passion ka dun sa gusto mong gawin at talagang magiging seryoso ka. Mm-hmm. Sino ako? Kahit magulang mo ako, sino ako para pigilan? Ang dream mo. Basta pangarap mo, gusto mo, yung passion nandoon, go ahead. Diba? Basta hindi lang mali, yung hindi makakasama para sa inyo. Right. And we love that about you, Mama. Sobrang mong respectful towards us talaga. Tsaka Ma, nakita ko talaga kung gaano ka rin talaga kagaling na mommy. Kasi kahit na sobrang magkaiba kami ni Kotaro, like isang extrovert, isang introvert, na-handle mo kami ng akma sa kung paano ka namin kailangan. Yung na-adjust mo yung sarili mo, ang galing mo! Ina-adjust ko, pero alam mo, honestly, honey, minsan, plano pa magkasama kayong dalawa dahil introvert ka, extrovert. Minsan, gusto ko yung pag-untok. Kasi nga, ang medyo mahirap, Mama. Ang galing mo, Mama. Pero honestly, oo. Pero di ba yung talagang patience pagdating sa inyo? Kaya ako din, even sa work, talagang sobrang haba ng pasensya ko. Kasi, na-practice mo na sa akin. Na-practice ko sa inyong mga anak ko, di ba? Kaya minsan, kunwari may problema sa set or whatever, ganyan-ganyan, si ganito late o ganyan-ganyan. Alam mo, nagkukulong lang talaga ako dun sa standby area kung hindi ko na sila pinapansin kasi sanay naman akong ganyan, di ba? Kasi dahil sa amin, no? Oo. At saka siguro, it's because, maturity and experience. Na best. Experience ko sa inyong dalawang magkapatid. Okay. So, yun. Pero, syempre, love na love ko kayo, no? Wala namang perfect. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, ako na magtatanong. Okay. Was there ever a time na niresent mo kami ng Papa Jigo mo dahil naghiwalay kami and winish mo na hindi na lang kami ang naging parents mo? Walang ganyan, Mama. Alam mo na yan. Wala namang ganyan. Pero, alam mo ako, hindi, kasi yung mga, syempre ang audience natin, yung audience nitong Stars on Stars. Kung gusto nilang malaman kung meron, di ba, meron ka bang ill feeling or wala. Meron ka bang tampo or anything wala. Na naghiwalay kami ng Papa Chico mo? Wala, uy. Wala. Tsaka, yung last question, winish mo ba ever na kami ang naging parents mo? Hindi, but if anything, meron akong winish noon. And it's about you. Winish ko na parang, Lord, if in my next life, I'd get to choose like who I grow up with, I'd wish that I'm your mom. Talaga ba, Yeah. Hindi yung parang, Lord, sana sa susunod ko na life, sana mommy ko pa rin yung mommy ko. Hindi. Nakakainis ka. Ba't winish mo yun? Ang winish ko. Akong anak mo, tapos ikaw ang nanay ko? Mm-mm. Bakit? Why? Bakit mo nga winish yun? Kasi gusto kitang alagaan. Kasi gusto kitang alagaan. Ang aga naman ito, nakakainis. Oo. Parang tissue.
parang hindi ko yun na feel na parang gusto ko mommy kita ulit, parang gusto ko anak kita, gusto ko papakainin kita, gusto ko kasama mo ko kapag tuturuan kita paano ka maglakad. I want to ganun, ikaw naman run. Mag-aalaga sa akin. I want to run with you. I want to put you in a good school. I want you to grow up knowing that you're the most important child in my life. Yung ganun. Pero yung, yun. Dami mo nang luha. Ano ka ba? Hindi, na-touch lang ako, honey. Pwede mo ma-touch na ba direct? Ano ba? Tissue, ikuha kitang tissue. Sabi ko sa inyo, pag umiyak na ako, hindi natitigil yung iyak ko eh. Nakakainis tong si Jenny. Kang aga, kalahati pa yung ano natin. Kalahati pa ito. Nag-iyak-iyak na siya na, uy! Kalo, uy naman itong nanay na ito! Mag-ingat ka kasi sa mga sinasabi mo. Alam mo naman ako, mabilis ako umiyak. Sorry po, iyakin po talaga ako, ha? Tapos hindi talaga siya titigil, direct sorry. Umiyak pa rin ako hanggang ngayon. Wait lang. So, paano naka-apekta sa'yo yung nangyaring paghiwalay namin in terms of how you view your romantic relationships? Romantic relationships mo naman, dalawa pa lang, di ba? Tama ba ako? Oo. Dalawa pa lang naman. So, hindi ko paano naka-apekto sa'yo yung nangyaring paghiwalay namin? Naka-apekto ba ever? Baka naman hindi. Parang feeling ko hindi kasi very careful ka na naman sa mga relationships mo, eh, di ba? At saka ano, siguro yung ano lang, feeling ko dahil lang nga, wala si Papa. Mm-mm. Parang feeling ko naging reason din yun para medyo maging utu-utu nga ako. Yung kasi wala naman talagang lalaki father na. Eh. Oo. So parang pag... Oo, tapos ako babae tsaka, pa. Si Kotaro baby after 12 years pa, 13 years bago. Right. Kapatid na lalaki. Right. Tsaka ako talaga hard lesson din talaga to sa akin. Parang I learned it the hard way na... Kindness is not easily reciprocated. Mm-hmm. Parang hindi siya na if you're kind to someone, automatic kind yan sa'yo. Hindi, hindi totoo yun. Hindi pala ganun. Mm-hmm. Kasi siguro dahil napapalibutan din ako ng mabubuting tao, like ikaw, mm-hmm. mama. Tapos nagkataon na since introvert nga ako, wala ako masyadong friends na mabuti naman din sa akin yung mga friends ko. May tendency talaga ako na... Na-realize ko na lang din ngayon, Mama, na isa sa receiving love language ko pala kasi talaga number one is words of affirmation. Mm-hmm. So, madali ako talagang maniwala. Yes. Kasi para sa akin, hindi rin naman ako magsasabi ng isang bagay na hindi ko minimin. Right. So, kaya ganun. Mas minsan nga, mas maganda pa na hindi ka nalang nagsasalita eh. Gawin mo na lang. Mm-hmm. Alam mo yun, hindi mo na kailangang sabihin, di ba? Kung mahal mo ang tao. Mas ipakita mo more than mas sinasabi mo, I love you, every day I love you, I love you, pero you don't show it naman, parang ganyan. Sa akin, it's better na i-act out mo kesa yung, or actionan mo kesa yung puro salita. Mm-hmm. Okay. So, ako na ba? Ako na ba? Ikaw alam mo, hindi ko to natanong sa'yo ever. Talaga ba? Natakot naman ako dyan sa tanong mo. Yan. Kinabahan din ako. Pero dahil si Direk James to, tong Stars on Stars, sige, isang question tungkol kay Alwin, wag na yung iba. Ay, naku, Direk James! Okay. Anong naramdaman mo, because I never asked you this, anong naramdaman mo when I told you that I was ending my relationship with Alwin? What did you feel talaga? Honestly, honestly, hopeful ako. Nag-hope ako eh. Kaya medyo sumama yung loob ko actually. Honestly, kay Alwin. Kasi nag-hope ako na, okay, meron kayo na ano na parang lahat naman ng marriage ganyan, dumadaan sa ganyan. Kaya mag-boyfriend-girlfriend, mag-asawa, di ba, married kayo or not. Basta you're in a relationship, boy and girl. May darating at darating na parang problema, hindi ba? But it's all, kumbaga, up to the both of you kung paano nyo ayusin or susolusyonan yung problema ng relasyon. So ako nung sinabi mo na maghihiwalay kayo, hindi siya nagsisink in sa akin alam. Kasi hopeful pa rin ako na maaayos nyo. Parang ang feeling ko, nako ano lang to, nagkagalit lang tong dalawang to. Yung kasi ganun ako kabilib sa relasyon yung dalawa.
ganun ako ka, kayo yung parang model ko na, kasi ako single mother ako for, di ba, for ilang years na, tapos dalawa kayo na anak ko na different fathers, so sumubok din ako ng mga relasyon, di ba? Pero I'm very lucky and I'm very thankful at blessed kasi I have two beautiful and sobrang mababait na mga anak. Yung kay Alwin talaga at saka sa'yo, yung parang, ay hindi, ano lang to, ano to, phase ng buhay nila, parang ganon. Mm-hmm. Di ba meron daw yung after mga 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. So feeling ko phase lang itong dinadaanan ninyo. So sa, ang feeling ko, hindi, hindi matutuloy ang hiwalay na to, magbabalikan to. Kung you're asking me kung ano yung first reaction ko, right. Yun, hopeful ako na hindi matutuloy yung paghihiwalay. May tatanong ka pa? Hindi pare-pareho kayo ng sagot. Nino? Ako hindi ko tinanong. Nino? Hindi ko tinanong. Sino ang pareho ka ng sagot? Nung mga kapatid naman ni Alwin. Pati ng mga kapatid ko. Talaga? Yung, sa side ni Alwin? Sa side ni Alwin. Yun din. Sa lahat ng kapatid. Side ni Alwin, side ng mga kapatid ko. Yung gulat, mm-mm. Yung ate, sa lahat ng tao maghihiwalay, kayo, ang sigurado kaming hindi maghihiwalay. Mafifix. Yun yung first ko, ah. Kayo. Kaya nung time na talaga nag-decide na kayong maghiwalay, medyo may tampo din ako sa'yo. May tampo. All because I'm thinking about my grandchildren. Oh, of course, of so, course. Which is normal, diba? So, yun. Pero honestly, nung sinabi mo maghiwalay kayo, hopeful ako hindi matutuloy. Okay, ikaw na. Oh, first time mo lang nalaman yan, ha? Pare-pareho kayo ng sagot. Kala mo, galit ako agad. Hindi. Mali ka doon, girl. Alam mo na, mana. Oh, dali na. Oh, eto na. Anong ugali or trait ko? Naku, eto na. Bakit? Ano yan? Para naman kasing anon to. Ayan na naman. Nagbuhat ng bangko ba? Anong ugali or trait ko? Yung pinaka-ina-admire mo? At wini-wish mo na sana meron ka rin. Uy, meron talaga. Talaga ba? Meron. Teka lang, ano mang tamang wording Just para doon? Lord, ang isa kasi kayo? Sa mga pinaka-gusto ko talaga na trait mo. Oh my gosh, may mura. Hindi ko alam kung paano sabihin pag walang mura, the best. My mom, she just doesn't give an F. I'm sorry. Yung ganun siya eh. Yung... Hindi ko alam kung... Sorry, hindi ko kasi alam kung paano ko best siyang madedescribe. Pero best ka kasi talaga sa... Parang you know how to pick your battles. Ang galing mo dun sa... Ako kasi mama, parang bago ko makapag-desisyon. Ang dami ng pinanggalingan. Yung at saka palaging ano, affected ka kapag kasi sinabi ni ganito, kasi sinabi ni ganyan. Ikaw so, kasi wala kang ganun. Hindi ka makapag-desisyon ng isang desisyon lang. Oo, parang bago ko, tsaka bago ko makapag-desisyon, ang tagal. Ang tagal, actually. Ang tagal. Bago kong gumawa ng isang desisyon, okay, anong mafe-feel ni mama, ano yung feel ni papa. Hindi pa kasama yung iniisip nyo pa, hiwalay pa yun. Tapos pag na-settle ko na kung ano yung mafe-feel nyo dun sa desisyon, magbabranch out pa ako ano mafe-feel ni ninay ng mga kapatid ko, ng anak ko. Ang dami. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Best in overthinking. Yes, yun yung sinasabi ko sa'yo, Jenica, na ikaw, ang personality mo talaga, at ugali mo talaga at pina-inborn sa'yo na kayang dam, iniisip mo yung isipin ko, daddy mo, papa mo. Kasi nga, palagi mo iniisip na gusto ko, pinoprotektahan ko palagi ang family ko. Palagi kang, inuuna mo muna yung kami bago yung sarili mo. Innate kasi sa'yo yun. Inborn sa'yo yun, anak. Pero ayaw ko lang talaga. Hindi ko alam kung pagpapalaki ko ba yun o pagpapalaki ng papa mo sa'yo. Ano, feeling ko, ano yan, born ka na ganon. Kasi isipin ko lagi yung pros and cons nyo pa. Exactly. Ikaw kasi sobrang talino mo. Yung parang pag may nangyari, okay. Tapos you stick by it. You stick by it. And for some reason, yung decision making mo, ang galing. Ang galing mo lang talaga, mama, promise. Talaga, the best ka. Hindi, experience kasi, anak. Malalaman, matututunan mo din yan in time. Yan yung gusto ko. Oo, matututunan mo rin yan. In life kasi, everything na nangyayari sa buhay mo, every little detail na nangyayari sa buhay mo, it's a learning lesson. Whether it's positive or negative, it doesn't matter. You take it as, kumbaga, learning lesson yan in life. Kahit pangit, kahit negative, kahit ano,
experience siya eh. Mm-hmm. So, yun. As you grow old, matututunan mo yun, ganun ka na rin mabilis mag-desisyon. At saka minsan, kailangan mo rin i-prioritize kasi yung how you feel. Mm-hmm. At ito pa, walang ibang magdidesisyon sa buhay mo kundi ikaw. Hindi mga anak mo, hindi magulang mo, hindi mga kaibigan mo, hindi even asawa mo. Ang magdidesisyon sa sarili mo, ikaw at Panginoon. Okay? Ako na ba, uy? Okay, go. Ano yung greatest fear mo nung nalaman mo na single mother na ako? Greatest fear ko is mahirap kasi maging single mother. Diba? Mahirap na nga yung kompleto yung magulang eh. Diba? May tatay, may nanay. Nahihirapan pa rin yung pamilya eh. Kasi right. Ano eh, lalo na pag may mga anak kayo. Kasi it's ano eh, isa siyang trabaho. It's a pinakamahirap na trabaho actually. Ang magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga anak. So ngayon na mag-isa ka, na single mother, syempre mararanasan mo yung mga nararanasan ko rin before. Pero sa akin, hindi naman ako natakot na single mother ka kasi alam ko na yun din ang magpapatibay sa'yo as a person. And dahil sa pagiging single mother mo, you will also be a better person na mag-grow ka, magiging better person ka, at mas magiging matatag ka, at magiging masipag ka magtrabaho, kasi alam mo na mag-isa ka para sa mga anak. So, ano siya, 50-50. Mm-mm. So, yun. Hindi ko naman masabing happy ako na single mother ka, no. Yes, but of course. Alam ko, as a person kasi, mas mag-grow ka, at mas marami kang matututo ka, at magiging strong, at saka alam ko hindi mo pababayaan ng kasi kami nga hindi mo pinababayaan ang pamilya mo eh, di ba, what more mga anak mo. Thanks. So yeah, hindi ako kinakabahan. Okay. Sa pagiging single mother. Okay. Anyways, eto na. Kung interesado rin ako talaga dito sa tanong na to eh. Kung ano ba yan, liligawan ka ng Koreanong BOP nyo sa nakakainis. Naiinis ako sa iyo. Ayusin mo ang Oh, sige. Yeah, DOP. Ibig sabihin ng DOP, Director of Photography. Oh, ayan. Kung liligawan ka ng Koreanong DOP, ng movie ninyo ni Melay, na Ma'am Chief, congratulations, anak at Melay. Ayan. Pinaganda mo pa. Oo. May chance ba siya sa'yo? Why or why not? Ano ba yan, Mama? Actually, pero parang tuntutuwag to. Actually, hindi lang itong DOP. Tatlo to alam ko eh. Ay! Wait a minute! Ikaw talaga na best ko! Kasi, yung bigod mo, Ma? Nung tayo siya ng Korea, to do a movie, nag-viber ako sa kanya, nag-video call kami. Oh my gosh, ka! Super excited ako for her. Kasi, di ba, parang to do a movie abroad is, hindi na, kahit hindi Korea eh, kahit iba, basta abroad, na mag-shoot kayo abroad, it's para sa ating, sa aming mga artista at even sa mga crew na kasama natin ng mga Pinoy at director and all, na given the chance na makagawa ka ng pelikula abroad, it's sobrang exciting. So, excited ako for you talaga nung pumunta ka ng Korea. And I'm so proud of you dahil, diba, nagawa mong magaling. Magaling ka dun sa movie nyo ng Ma'am Chief. Anyways, ito na. Tinawagan ko siya, Direk. Tinawagan ko siya. Nag-video call kami. Huwag mo nang sabihin. Tapos sabi ko, nasa set siya. Sabi ko, honey, kumusta dyan? Kaya nasa shoot ka ba? Ganyan. Ako, Mama, yes. Oh, sabi ko, congratulations. Oh, sabi ko, kumusta ka dyan? Ang bibig mo. Mama, ang daming opa. The best ka! Kinwento ka pa! Hindi naman tinatanong! Siyempre ako, kasi nilamon ako ng sistema ng mga K-drama. So, mahilig ako sa mga K-drama, K-pop, and all. Basta anything Korean. Parang ganyan. So, sabi ko sa kanya, talaga ba? Daming opa. Talaga? Saan? Ano ganyan? May yung ano nyo ba? Yung crew nyo? Ganyan. Sabi niya, yes, yung crew namin, saka mga staff namin, mga Koreans, ganyan. Ang daming yung opa. Talaga ba? O tapos, anak, o ano, wala lang, meron nga, mama, ganyan, 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 ganyan. Oh, oh, oh. So, sabihin lang ko, nakinento mo sa akin, parang tatlo sila. Sa so, pagkatanda ko. Eh, di ba sabi ko nga, liars go to hell. So, syempre, hindi ako magsisilang. Pero, ito yung na inaabot ng aking memory. Eh, kailan lang ito? This year lang ito, di ba? So, imposible nagkamali ako. So, tatlo yon. So, may DOP, di ba? Oo, huwag mo nang sabihin. So, may dalawa pa.
So ano, may chance ba sila sa'yo? Kasi nakalagay dito, DOP lang. Parang hindi ako papayag kasi may alam akong dalawa pa. Huwag mo nang so, ano yun! Okay, so yung una, DOP, may chance ba siya sa'yo? Why or why not? Alam mo, umuwi na tayo. Kumusta ba? Gwapo ba? Cute ba? Hindi, kasi hindi ko naman, hindi mo naman pinakita yung picture eh. Alam mo naman ako ang nanay na hindi binibigyan ko kayong space sa mga anak ko na gusto ko ready kayo pang magsabi kayo sa akin. So may picture ka ba? Pati ginawa, hindi na. Huwag ka nang mag-ano-ano dyan. Pero cute. Mabait. Okay. Ito, oh, sige, kasi total, nilaglag mo naman na. Huwag mo nang dagdagan ang tanong. Ano? Hindi. Kasi yung ano yan sila, hindi kasi talaga ako naka-goal ngayon talaga na jumawa. Okay. Kasi hindi ako, sa totoo lang, hindi ako tiwa. So hindi ka ready for a relationship? Hindi. Okay. Oo. Wala talaga. Parang, syempre, hindi na maiiwasan, di ba, na ayan nga, may mga paparamdam and everything. Nagigigil ako sa'yo. Hindi ako natutuwa sa'yo. So kahit doon sa pangalawa, sa tatlo, sinong pinakagwapo? Sino pinakagwapo dun sa tatlo? Pinakagwapo. Sino pinaka-type? So DOP, ano yung pangalawa? Nakalimutan ko yung pangalawa at pangatlo eh, kung ano-ano. Yung una, DOP, di ba? Tapos, yun lang nag-stick sa ano ko eh. Yung pangalawa. O sige na, yung kung pinakagwapo yung ano, yung flight attendant. Hindi, iba pa yung flight attendant, di ba? Apat pa yun eh. Ano ba sinabi? Nangingin lang ako sa'yo, the best ka yung bibig mo talaga. Okay na nga. Huwag ka nang magsabi-sabi. Ay, yung lipstick mo. Wait, mag-retouch nga siya yung lipstick. Hindi. Ikaw, wait kasi, lang. Mama, yung bibig mo. Be honest, tatlo yon. Iba pa yung FA eh. Huwag mo muna. So yung FA, so doon sa tatlo, wala kang type. Ay, na-stress ako sa'yo. The best ka. Sorry. Ano ka ba? So yung FA. So yung FA is Korean also. Hindi. Ayun, sabi ko na nga ba. Hindi kasi yung tatlo nga, diba, Korean yung tatlo. Oo, tapos yung FA, ito naman pwede na lumusok yun na isa yung nationality ng FA? Yung actually, alam ko lang, gusto ko lang magtanong. Okay. Yung FA, ano nationality? Ano, half Korean pa rin. Pero hindi puro. Half Korean, half Filipino. Hindi. Basta, wag na natin masyadong i-divulge okay, yung mga nationality. Oo, sige. Ito naman eh. Pero lahat ba sila mas matanda sa'yo? Or meron mas bagets dito sa apat na to na ano? Wow, sagutin ko ba? Ito naman kasi Oh, ba't hindi naman pwedeng sagutin? Wag na naman mag-ano-ano. Hindi naman nila kilala kung sino. Tinatanong ko lang kasi syempre para diba, kung nagkikwentuhan tayo ngayon, syempre interesado ako ano rin ang age nila. Huwag na yung mga age, basta yung dalawa older, yung dalawa younger. Oh, yun, older at saka younger. Hindi naman kailangan yung ano, exact ano, age. Basta older sa yung dalawa, younger yung dalawa. Oo. So yung FA sa younger o sa older? Sa younger. Ah, sa younger. Ah, younger! Nakakaloka ka. Okay lang naman yun. Ay, nahihiyo. Oh, hello? Painom nga ako ng chaam mo, na-stress ako. So may pag-asa ba yung FA? May pag-asa ba? Maaari, kung sakali. Ang sinasabi ko lang, parang okay, ang napaka, ano ko naman, sinungaling ko naman kung sasabihin kong na-enjoy ko yung attention that they give, the affection that they give, parang nakakatuwa. Pero kasi talaga, you're not ready. Ang hirap kasi talaga, ma, kapag ka single mom ka. Uh-oh. Alam mo yung okay na siyang partner. Mm-hmm. May ganun naman ako this year. Yung parang, ay, okay tong partner. Mm-hmm. Parang okay tong boyfriend. Mm-hmm. Pero kasi, pag pinasok ko na yung okay ka din bang tatay, dun na tayo na, dun na ako nag-aalangan eh. Kasi, kung ako lang, wala namang problema. Pero he knows naman na you have all. Of course. They all know. Wala namang... Wala all namang, the four. Yes, ano? All the four. Pero kasi ako, at the same time, very careful ako. Kasi gusto ko, kung may makilala yung mga anak ko, dapat yun na yun. Hindi pa para bigyan ko pa kayo ng pangalawa pang heartbreak. Right. Tama na yung nasaktan ng puso tama natin pare-pareho. Alwin's heart as well, not just ours. Mm-hmm. Tama na nasaktan kayo once para... bigyan
hayaan ko sila, i-allow ko sila mag-go through another heartbreak nang akala nila, ah, ito na yon, may family na kami. Tapos wala lang ulit. Kaya pakiramdam ko, hindi pa. Kung sana e-enjoy ko yung affection, yung attention, super. And I'm happy to hear that. Kasi you're not closing your doors. Kasi, baka masyado kang napaso dun sa past relationship mo or sa marriage mo. Mm-mm. Parang at least kahit paano, kasi hindi naman ibig sabihin na pag may nanligaw sa'yo, eh yun na yun. Mm-mm. Diba? Siyempre, darating pa rin kayo dun sa getting to know stage. Mm-mm. And all. Lumalabas kayo, pinapakilig ka niya, mabuti siya sa pamilya mo, mabuti siya sa mga anak mo. Mm-mm. I mean, ganun naman yun eh. Kailangan mag-grow kayo together para malaman ninyo kung kayo ay para sa isa't isa. Mm-mm. Kasi hindi mo naman porque naniligaw sa'yo, automatic na type kita, boyfriend na kita. Parang ganun. Right. Hindi naman ganun. Marami kasing factors na ano. But, I am happy and I'm so kinikilig for you. Kasi, at least na-enjoy mo pa rin yung life mo, anak. Kasi, di ba, hindi naman po pwedeng trabaho ka lang ng trabaho or puro mga anak. Or, dapat meron ka ring time for yourself, yung me time mo. Plus, meron ka ring taong, yun nga, yung nagbibigay sa'yo ng affection, ng attention. Someone who cares for you, who calls you, who, di ba, yung, oh, kumusta ka na, ganyan, anyo ha sa'yo, yung gano'n. Hey! Mag-question na ako, huwag ka nang mag-ano. Do you still see yourself walking down the aisle someday? Why or why not? Alam ko na yung sagot mo, the best. Parang hindi. Parang ano, parang gumive up na ako dyan. Pero, well, sabi nga ng mga kaibigan ko, mga choosies, aking mga choosy friends, aking mga choosies, parang, huwag ka magsalita ng tapos, parang ganyan. Kung darating, darating. Now, which is tama naman yung sinabi na darating. Pero ako lang siguro yung tipo na tao, kaya sinasabi kong no, is kasi, well, hindi, no expectations, no longing at all from me na gusto ko ulit na, na gusto kong, kasi never pa akong nakasal direct. Never pa akong nag-asawa, parang gano'n. And you never said yes to a single proposal. Come on, mama. Hindi talaga. Kaya alam ko na talaga yung sagot mo. Kasi, explain ko lang din, si mama kasi super, she really embodies a strong and independent woman. Na ang kailangan talaga din kasi talaga na nakikita kong partner mo is alpha male. Mm-hmm. Like, through and through. Kasi pag hindi, lamon mo siya ng buhay. Grabe ka. Malakas ka kasi. Mabait naman ako sa relationship. Mabait ka. At super kang maalaga. Ano ka ba naman? Mm-hmm. Pero ibig ko sabihin, it really takes a strong man to be able to handle like the character that you have. Kasi babae, kaya paano mo ma-feel na babae ka? Siguro malakas lang yung personality ko. O kaya nga, give up ko na. Pero maganda yun, ha? Pero maganda kaya give up yun. Ko na. Gusto ko yun about you. Okay. Ano ang New Year's resolution mo for 2024? New Year's resolution ko? Ano ba? Exercise regularly. Exercise. Hindi kasi ako, active kasi ako, di ba? Right. I'm a very active person. I cook, I clean the house, I yaya nga, kaya nga inday, di ba? Mm-hmm. Kasi yaya ng bahay. Pero minsan, dahil sa sobrang pagod, or sobrang dami ko nang ginawa, ganyan, gusto ko na magpahinga, di ba? Mm-hmm. So hindi ako nakakapag-treadmill, hindi ako nakakapag-bike. So gusto ko maging regular siya sana next year. Right. Na kumbaga, I will find time para, kasi ngayon parang, sige, mag-treadmill ako, minsan isa lang beses sa isang linggo. Minsan isang beses sa dalawang linggo. Right. So nakakalimutan yung proper exercise, di ba? Mm-hmm. So yun siguro ang isa na kailangan kong mas ano, kumbaga wag ako kahit an hour lang a day makapag-exercise ng proper exercise. Okay. Talaga, parang ganyan. Number two, siguro ano, yung mas magbigay ng quality time sa family. Okay. Kasi, di ba, kahit sinasayo pa, magkakasama tayo sa bahay, tapos kayo, ikaw, malayo ka kasi sa, well, hindi naman malayo yung bahay mo, pero kasi because you're busy and I'm busy also, yung parang siguro more time with family na siguro mas magplano na yung get-together more often, or yung time na sinasabi ko, yung siguro yung kahit na yung mag-video call, or kahit phone call lang, yung
siguro mas i-improve ko yon na parang, ay, teka, nakausap ko na ba si Jenica today? Or nakausap ko ba si Kotaro today? Mm-hmm. Ay, kung hindi ko man ikaw makita, si Kotaro nakikita ko naman everyday. Mm-hmm. Pero siguro yon, yung parang more, mas siguro mas gusto kong nag-check ako or kinakamusta kayo ng kahit paano magawa ako ng, sabihin mo nang minimum yung ano, minimum yung once a week. Naka kahit video call. Mm. Parang gusto ko yung max ko, yung parang kahit everyday, di ba? Yung parang wala akong ginagawa. Ay, teka nga, di ba? Kasi magiging habit mo yun eh, di ba? Maybe, at saka hindi lang dito, pati yung family natin sa States. Siguro si grandma, mas tawagan ko more often, alam mo yun. So yun, parang spend more quality time with family. Kahit phone calls, lalo na yung mga family natin abroad. At ikaw kasi, hindi ka naman nakatera sa akin. Okay. Yun. Number three, tatlo ba? Isa lang. Ay, isa lang ba? Okay. Oh, number three. Number three. Talagang di ako matigil, di ba? Ang dal-dal ko kasi, I'm sorry. Na-excite lang ako na... Oh, go. Feeling ko kasi nasa sala lang ako talaga ng bahay natin, kagkwentuhan tayo. Bila matagal tayo hindi nagkita. Okay. Number three. Ay, ano ba bang number three? Ano ba bang pwede kong ano? Number three. Hindi ko na tuloy maisip ko ano yung number three na pwede kong ano. Siguro, ikaw, anong New Year's resolution mo sa akin? Na, ano, for you? Oo. I wouldn't have a New Year's resolution for you kasi hindi ako nag-New Year's resolution for myself. Kasi super planner na ako. Parang hindi ko kailangan ng New Year resolution para kasi i-get ano, together yung life ko. Right. Capricorn ako. Sobrang dami kong planet sa Capricorn. So, alam ko na, isa pa, travel. Ah, kasi mula na nagkasabi ba every year? Alone, ilang beses ka ay, na sinabi sa'yo. Kaya nga ilang beses ka na sinabi sa'yo. Kasi before pandemic, di ba, palagi ako nagtatravel with my friends, with family. I go to the US kasi sina grandma, sa LA, ganyan. Every year yan. Minsan sa isang taon, nakakatatlo ko, apat, di ba? Pinakakonti ko once a year. Pero palagi. Pero nung nagpandemic, ano siya, kumbaga hindi na nakaka-travel kasi bawal naman talaga tumavel. Tapos natapos yung pandemya natin, hindi pa rin ako naka-travel abroad. Ikaw nga naka-travel ka na anak eh. Ako hindi pa. Lung beses na ako mag-isa. Exactly. Hindi, at saka naka-travel ko ulit after the pandemic. Ako kasi, never pa. As in, hindi pa ako nakapag-abroad ulit. So, yun. Gusto ko next year, babawi ako na makapag-travel ako abroad. So anyways, anong advice ibibigay mo sa akin, as Lala Milyado? Oh my gosh! Pagdating sa love. Ang tao, pagdating sa pag-ibig, nagiging biktima lang yan kapag ka hindi marunong lumaban. Pero palaban ka naman. Hindi ako nagugulat. Bakit? Pinalaki kita, di ba? Yun. Ba? Pero kasi sobrang lala ka na eh. Hindi mo kailangan ng payo from Lala. Baka ikaw pa magbigay ng payo hindi, kay Lala. Hindi, parang gusto ko yung ma-acting ka ng Lala Milyado. Diba? Iba pa rin yun. Pero sobrang proud ako sa'yo doon, promise, anak. Thank you. Okay. O yun nga, kung kunwari, given the chance na ito, yung lahat ng hinahanap mo sa lalaki, pati pasado kay Mori, pasado kay Alessia, pasado sa amin, pasado sa Papa Gigo mo, pasado sa mga siblings mo, pasado sa lahat, even mga co-workers and all. So may chance ba? I-open mo ba ulit ang puso mo? Okay. At ano, hindi, at saka ano ha, ibig sabihin, dahil pumasa sa standards mo, may love na ano, na naramdaman ka. Hindi. Ako, sa totoo lang, so pag nakita ko na okay, nakakatuwa naman, na mahal niya yung mga anak ko, na parang anak niya rin talaga. Mm-hmm. Pag nakita ko yon sa totoo lang, matira-matibay talaga. Mm-hmm. Kasi, hindi rin ako magsasalita. Hindi talaga ako magsasalita din kasi agad. Best in silence talaga ako. So feeling ko kahit super love ko, nyari love ko na ikaw, pakiramdam ko matagal na panahon pa rin bago niya malalaman na oo, game. Okay. Sige. So kung sakali, na, kung nari pumayag ka na and all, ay, the best. Ready ka for, kunwari, pasanya,
ano, will you marry me, Jenica? Hoy, grabe yung will you marry? Bakit nasa ano Mary? Ano nga eh, question no, nga lang. For partnership lang mo. For example nga lang, anak ko. Kunwari lang. For example, okay, di ano na. Na kumbaga parang, oh, ano na to, yung okay na sa lahat. Tapos pumayag ka na rin, sobrang love mo rin. Tapos, okay, I'll take the chance. Ano ko to, grab ko na to. Okay, so, pag sinabi niya na magpakasal tayo, kasi parang ito na. Kasi sabi mo naman, pag nakita mo siya, gusto mo, ito na eh. Diba? Kumbaga, ito yung, na yung last. Mm-mm. So, willing ka to get married again? Sorry, Mama, hindi. Ayaw mo na magkasal ulit? Mm-mm. Teka naman, napakaba. Ako naman, medyo matanda na ako nung sinabi ko, ayokong ikasal. Ano, pero parang kasi, ikaw naman, napakabata mo pa, honey. Parang siguro, ano, one at a time talaga, Mama, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na kinakasal ulit. Why? Parang... Hindi lang talaga, Mama. Hindi pa. Hindi pa muna. Sige hindi. Na, hindi ko na nga itatanong sa'yo. Hindi ka pa healed kaya ka ganyan. Oo, kasi parang... Pero may chance sa'yo, anak ko. Kasi, don't say no. Kasi parang yung boyfriend nga, sa totoo lang, hindi ko siya masyado maano ngayon. Yung kasal pa kaya the best. Pwede. Kasi kailangan yun. Kasi kailangan din ng mga anak mo yun. Na magkaroon sila ng father, magkaroon sila ng... I mean, may father sila, of course, si Alwin. Pero alam mo yun, magkaroon ng family na buo kayo and all. So, kunwari mangyari yun, o sige, walang kasal, willing ka ba magkaanak ulit? Hindi! Sure na lang! Sinasabi ko sa'yo, magiging puti na lang ako, pero hindi ako mabubuntis. Talaga ba? Talaga, sinasabi ko sa'yo. Hindi, babae, ayaw mo na lalaki. Hindi! Eto kaya sinasabi ko sa'yo, hindi ako naniniwala sa kasal. So, dalawa ka po lang ang pwede mo ibigay sa akin? Ay, max na yun kay Kotaro. Honey, pero honestly, aminin mo, before, nung pangarap mo nung high school, kapag tinatanong kita, ilan ang gusto mo maging anak? Sige. Ilan ang gusto mo maging anak dati? Diba? Isang basketball, isang team ng basketball. Five minimum yun, ha? Minimum, guys, ha? Minimum talaga. Diba? Pang basketball team lang ito. Hindi talaga. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, ayaw mo na ulit magbuntis o magkaanak. Sayang naman, ang gaganda ng mga anak mo at wala pa akong lalaking apo sa'yo. Alam mo kung bakit? Why? Ayoko na ng anak kasi akala ko dati magiging sapat ako para sa isang tao kapag ka nabigay ko yun sa kanya. Tapos nung nakita ko na nabigay ko naman pero kulang pa rin, wala na akong ibibigay. Talaga? Wala na talaga. Eh, parang mayroon ka makitang tao na kayang ibigay yung punuan lahat. Ewan ko, may ganun ba? Kasi, so, sakinan natin ko, ngayon lang wait to. Wait, for now. Huwag mo isasarado, anak, promise. Eto naman nakakainis. Kasi kaya rin ako nahihirapan din talaga, ma, mapili ng partner. Kasi feeling ko, pag na-inlove kami sa isa't isa, meron akong fear na time will come, sasabihin niya sa akin na gusto kong magkaanak. E paano yan? Ayoko na. Kasi di ba dalawa yung anak ko, Mama? Nararamdaman ko na yung best, ang hirap ibigay sa dalawa. Kailangan kong hatiin sa dalawa. Tapos dadagdagan ko ng isa pa. So, yung best, hahatiin ko pa sa tatlo pa. Parang ang hirap. Tsaka ang hirap kasi talaga maging single, Mama. Okay lang yun, anak. Alam mo, yung super. Pagiging honest mo sa sarili mo at pagiging honest mo sa akin at kung sino man sa mga tao, it's a good sign na, kumbaga, eto, nag-uumpisa ka na nagdi-desisyon ka para sa sarili mo. And I'm proud of you. Kasi hindi ko... Ano, ayoko naman yung kasi sinabi ko lang or sinabi lang ng ibang tao or sige, okay yan ang gagawin ko. Okay. Tama yan. Kung hindi ka ready or kung sa tingin mo hindi ka na ulit magkakaanak, then be it. Yun. So be hindi, it. Kasi tsaka, it's your decision. Tsaka, Mama, always talaga, decision mo ang importante. Mama, ako talaga ang gagawa ng paraan para hindi ako magkaanak. Pag nagka-partner ako, diretso ako sa OB, Doc, ano mga pwede kong gawin? Hindi ako pwede magkaanak, Doc! Ganun talaga. Ganun ba? Hindi. Talaga, Mama, the best. Okay lang yan. Baka naman ano. Okay. Oh, sure, may question ka ba? Oo. Hindi na, kung gusto mo lang lalawang ako kay Kotaro ka na. Oh, di. Lubay, lubayan niyo ako. Ay, dinikit ni ano, ni na ano, ni na ane. Huwag na yung ano. Nakadikit to. Ang gagawin ko. Nakadikit niya. Ako na magtatanggal, kaya kong alisin. Yun na yung last. Tingnan mo, wala ka na talagang last question. Gusto mo lang babaran yung love life ko. Nakakainis ka. Stars on Stars. Only on Stars on Stars. Nakakainis ka. Okay. My message to you, my loving daughter, my panganay, my eldest. Jerica, I want you to always be happy. And I'm very proud of you. 101%.
Alam ko yung hard work na ginagawa mo sa buhay mo ngayon. Alam ko yung hindi lang hard work sa pagdating sa trabaho, kundi yung hard work din na ginagawa mong trabaho para sa mga anak mo, para sa pamilya natin. So, I'm very proud of you. Ituloy mo lang yan. At saka, huwag mong kalilimutan magdasal, which is madasaling ka namang tao, diba? Alam mo rin na wala naman tayong ibang talagang masasandalan at masasabi lahat ng kumbaga ng lahat ng totoo, lahat-lahat ng walang ano ito, walang itinatago kundi ang Panginoon. So alam mo na nandiyan siya for you. So i-continue mo lang 'yon. Tapos ano pa ba? Gusto ko lang malaman mo na I will always be here, hindi lang ako, buong family natin. At saka everything, anything under the sun. Pag may kailangan ka, maliit, malaki, makagawa ka man ng hindi maganda o maganda, be honest with us kasi tatanggapin namin ka. Kasi hindi naman tayo perfect na tao. Ano? Eh, naiiyak ako. Hindi tayo perfectong tao. Pero palagi mong tatandaan na may pamilya ka na tatanggapin ang lahat sa'yo. Thank you, Mama. You're crying. Okay. Yes, I know. And see, tapos sinasabi mo akong strong, hindi nga, yakin talaga ako. Anyways, okay. Hindi na matutuloy. Okay, go. Now, it's your turn. Okay. Nawala pati boses ka. Okay, honey, go. My God. Okay, go. Ano bang sasabihin ko? Just thank you, Mama. Parang know that all your sacrifices is something that I super appreciate. Thank you for teaching me how to love my children because you loved me so much growing up. Sorry because I feel that because you became a single mom so early in life, baka sobra kang nahirapan sa akin. Hindi, anak. Diyos ko. Oh, Diyos ko. Wala, no? Kayo kaya ang pinakamadaling anak sa buong mundo. Mababait ang mga anak ko, eh. Sobra. Sila ang kayo ang pinakamabait na anak sa buong mundo. Promise. So, yun lang. And I want you to know that now that I'm a grown-up already, it's my turn to take good care of you and I'll continue doing that. Yay! Love you. Love you. Love you, baby. Diba? Super crybaby naman si Mama. Oo, hindi. Mabilis lang talaga ako umiyak. Sorry, Derek. I'm very emotional. Happy lang ako. Emotional na happy. Thank you, thank you, guys. Sun thank stars. You, stars and stars. Thank you. Anong unang reaction nito nung malaman yung walang post itong show at kayong dalawa lang ang saya. Ang saya. Kasi ako, feeling ko dyan nung laban ko yun. Parang, ay, kakaiba, di ba? Mm-hmm. At saka, in one sitting, two stories ka agad yung naibibigay niya sa audience. Hindi lang isang storya. Kasi pag-host ako, in-interview ko siya, buhay lang niya. Di ba? Things about her, di ba? Stories about her. Pero pag dalawa kayo, tapos nag-interviewan kayo ng isa't isa, dalawang story in one sitting yung nakukuha na. Ako naman, gusto ko nang umuwi. The best. Oo. Kung hindi lang talaga si Derek Gems talaga dito sa Stars on Stars. Kasi yung mama ko, wala naman na sa pinapatanong. Anong tanong tanong? Tapos ang dami niya pong sinasabi na hindi naman na kailangan pang sabihin. Na itanong ba't na i-share pa niya pati mga Viber conversations. The best. The best, mothers. Ang mga nanay talaga, the best. Mothers are the best, diba? Do you agree, guys? Of course. So, ano po yung tanong yung pinaka-nahirapan po kayong sagutin at bakit? Tanong daw na pinaka-nahirapan. Ano ba? Meron ka bang tanong na nahirapan ka? Meron ba akong tanong sa'yo na nahirapan kong sagutin? I don't think meron. Yung nilalaman ako sa'yo, Mama. I don't think meron. Ang gano'n ko kayo sumagot. Yung mga tanong mo na ano, wala nang sa cue cards. Talaga ba? Oo, kasi parang nagulat lang ako na ano, i-share mo pa. Siyempre ganun talaga. Para lang masaya. Saka para meron naman din sila nalalaman na matagal na nilang gustong itanong sa'yo. Nang gusto ko rin itanong. Okay. Ayun. Ikaw, meron ka bang nahirapan ito na parang? Parang wala naman. Parang ano, wala namang mahirap. Ano, wala namang mahirap. Walang mahirap na tanong kung sasagutin mo honestly. Diba?
And I think yun yung nangyari sa aming dalawang Latino. Lahat naman, very honest naman na. Kaya it's not that difficult. And siguro kaya rin, hindi siya difficult. Kasi mag-ina nga kami. So, merong close, very close ang relationship, magkadugo, we're mother and daughter, pero we're also friends. We're also, ayun, para kaming sisters. Lahat ng relationship, meron kaming dalawa ni Jenica. All in one. Yay! Thank you! Yay! Five skills na. Thank you.